Yeah, so good afternoon again. Open your book on page 229 and we're going to discuss about kites and trapezoids. And like what I said a while ago, ito na yung last discussion natin about sa mga parallelogram. So, we have two types of quadrilaterals this time, which are non-parallelogram, and we have kite and trapezoid. So, I will share the whiteboard. Ayan. Okay na? So, when we say kite, it is a quadrilateral with exactly two pairs of congruent consecutive sides. So, halimbawa, we have the kite. Diba, alam nyo naman kung ano yung itsura ng kite. Ayan. So, ano ba yung, for example, we have kite A, B, C, D. So, we have two consecutive sides na congruent. So, we have ito, tsaka ito, pareho, or equal. And then, last one, itong si AD and CD. So, congruent yung mga yan. And, there are properties of kite. First is, if a quadrilateral is a kite, then its diagonals are perpendicular. Halimbawa, we have this diagonal. So, perpendicular sila kasi meron siya mga right angle. And if a quadrilateral is a kite, then exactly one pair of opposite angles are congruent. Halimbawa, ito equal siya dito. Tapos ito equal siya dito. Ito equal siya dito. Okay? Yun yung mga, kaya ito equal siya dito. Ayan yung mga ating opposite angles that are congruent. And we have here example, which is, for example, yan ay, oh sige, isulat ko na lang yung kanyang ano. Inim na lang natin siya. Para makasunod. May error kasi dito. So we have kite DEFG. Ayan, meron siyang diagonal. Again, this kite is named DEFG. So we have itong sa midpoint or kung saan nag-bisect yung ating diagonal. So we have H. And meron tayong given dito. Sabi niya, in kite DEFG, the measurement of angle DEF is 74. So where is the DEF? Ito yon, DEF. So itong buong to, ang measure niya is 74. So ibig sabihin, kung nakat siya ng ating diagonal, parang plus 1 naman ito. H ito. So kung nakat siya ng ating diagonal, di ba nahati siya sa dalawa? Kaya kung mapapansin nyo, ang measure dyan is 37. So, tag-37 sila. Paano nakuha yung 37? Kasi nga, ang measurement ng angle DEF is meron siyang 74 degrees. So, kung hinati siya sa dalawa, ito, isa, dalawa. Ito parang yung isa, tapos dalawa. So, i-divide lang natin itong 74 sa 2, wherein ang nakuha natin ay 37 degrees. So, ibig sabihin, itong side na ito, yung sa taas, is 37, and itong sa side or angle sa baba is 37 also. And ngayon, sabi niya, yung measurement ito, yung papansin ninyo, yung measurement na given dito sa statement, at saka yung measurement na given dito sa figure, magkaiba. Kasi sabi niya, the measurement of HGF. Tama? Ang sabi niya, HGF. So, ibig sabihin, ito yon. HGF, kung ano yung gitna, ito yon. Tama ba? Uy, tama ba? Ayan. So, mali siya. Bakit? Nasaan ba yung 58 na sinasabi niya? Ito yon. Ito siya. So, there, this angle measures 58 degrees. So, ibig sabihin, hindi siya HGF. Kasi yung HGF, ito yon. Eh, hindi naman siya 58. 32 yung nasa figure. So, ibig sabihin, ito, it's either HFG or GH. IGFH. Basta nakas nakagitna yung F. Okay? Kasi nandito yung angle 58. So, yung given dyan, palitan nyo lang HFG. So, we have the measurement of angle HFG wherein equal siya sa 58 degrees. I-correct nyo yan. And, kung papansin ninyo, yung angle dito is 58
Tapos yung angle dito is 53. Pero dito sa kabila, sabi ko yung opposite, di ba ito? Itong angle na ito is equal siya dito sa angle na ito. So, ang nakalagay dito sa side or sa angle na ito is 83. That is not 83. Yan ay 53. Kasi ang opposite angle, ito at saka ito ay equal. So, we have here 53. Palitan nyo imbis na 83 nakalagay dyan. Palitan nyo ng 53. Pinokorek muna natin yung mga, ano, yung mga mistake dyan sa book. Okay, napalitan na ba? Opo. Yes po, teacher. Yan. So, ngayon, ang hinahanap natin, sabi niya, find each measure, yung measurement of HGF. So, ito niya nang hinahanap natin. Kasi HGF. So, kung meron siyang, ito, yung diagonal natin ay perpendicular, meron tayong right angle dyan, which measures 90 degrees. Tama? Kung may 90 degrees tayo, na right angle, at meron tayong measurement nito, which is 58 degrees. Nasusundan ba? Opo. Dan, o, pag pinag-add natin yan, we have 148 degrees. At ilan kasi ang measure ng triangle? So, kumbaga kasi ito yan. Meron kang right angle, meron kang 58, at hinahanap mo ito. So, ilan ang measure ng triangle? 180 degrees. So, kung meron ka ng 148, i-minus mo lang 180 minus 148. So, you have 32. So, kaya ang measure ng ating, ang sagot dyan sa measurement of HGF is 32. 32 degrees. Clear? Teacher, bakit yes? Po yung H po, teacher? Yung 90 degrees po, teacher, bakit po siya pinag-plus po kay 58 degrees? Kasi ito, meron tayong parang triangle na nag-O. Ito yun. Ito yun, no? Ito. Diba? Meron tayong right angle dito. Tapos yung measurement ng angle na ito is 58. So, hinahanap natin ito. Eh, ang buong triangle is 180. So, meron kang 90, meron kang 58. Pinag-add mo, that is a total of 148. And hinahanap natin itong angle na ito. So, kung ang buong triangle ay 180, i-minus mo siya sa 148. Ito yung measure ng dalawang angle na yon. So, para mahanap mo itong angle na ito. So, nung na-compute natin, 180 minus 148 is 32 degrees. Okay? Ay, yung hinahanap po, teacher, yung G po. Yes. Okay po. Medyo mahilo po. Ah, sige. So, erase ko lang itong part na ito. Para mas maintindihan niyo. So, ang ano kasi, ang given sa trapezoid natin ay ito, yung the measurement of DEF. So, ito yung ating kite. DEFG. Tapos may H dito. Ngayon, ang given dyan is the measurement of DEF. Alin yon? DEF, ito yon. Sabi, ang measurement ng DEF is 74. Kaso, ito yung buong yan. 74. Eh, nahati siya sa diagonal. So, ibig sabihin, yung side angle sa taas at angle sa baba, equal. So, 74 divided by 2 is 37. Kaya meron tayong 37 na or yung sa taas and sa baba is 37. So we have ito 37 and ito 37. Para total 74 kasi yun yung given the measurement of DEF. Ngayon, yung pinapalit ko sa inyo, yung 58 degrees is not HGF. That is HFG. Kasi ito yon, HFG. So, ito yung given, di ba? Meron dyan sa figure nyo, ang 58 degrees ito. Pero, ang nakalagay dyan sa book, HFG. Ay, HGF. So, ito yung nakalagay sa book. Na kung saan, hindi naman yan equal sa 58 degrees. Ang nakalagay dito sa figure is 32 ito. Therefore, mali yung sa book kasi ito yung given niya. So, it's not HGF. It's HFG. Kaya, pinapalit ko sa inyo. Ngayon, hahanapin natin yung measurement of HGF. So, ito yung hahanapin. So, since
ito niyan yung triangle natin. Meron tayong right angle, H ito, F ito, meron siyang measure na 58 degrees. Tapos, ito yung hinahanap. Tama? Ngayon, since meron ka ng right angle at meron ka ng 58, pag-add mo sila, ito yung nakuha natin, 148. Para mahanap mo ito, di ba ang triangle, we have a total of 180 degrees. Tama? So, since 180 degrees ang total ng triangle, i-minus mo lang yung na-compute mo na 148. So, we have 32. Kaya ito, kung sa book, ayan, nakasagot na siya, yung sa figure, we have 32. So, ibig sabihin, 32 yung measure mo ito. Okay? Okay na? Opo, teacher. Sa akin po may 53 dun sa taas. Alin? Yung sa taas. Okay. So, since kasi meron tayong right angle, ito yon, burahin ko na itong, clear na sa inyo itong sa baba, no? So, para lang may space pa tayo pansulat. Ba't ayaw mabura yun? So, nakuha yan kasi using the right angle, yan. Di ba, ito yung height. Tapos, itong measure na ito is tag 37 sila. Sinold na natin yan kung paano nakuha. Dinivide lang natin ng 2. Tapos, meron tayong right angle dyan. So, we have 90. So, pag plus natin, 90 plus 37, we have 117. So, since ang total ng triangle, para mahanap natin itong side, angle na ito, tsaka ito, i-minus lang natin, 180 minus 117, ang sagot dyan is 53. Tama? Ay, 53? Hindi, 127 to. 90 plus 37, hindi ko napansin. Mali yung pagkakasolve ko. 90 plus 37 is 127. Tama? And i-minus natin siya sa 180. 180 minus 127 is 53. Kaya nagkaroon ng 53 dito. Okay? Parang apat na triangle yan eh. Ito. Ito. Ayan. Ayan. Nakuha nyo? Tapos tag na 90 ito. Nakuha na. Gets na? Ayan. So ngayon ang hanapin natin is the measurement of EDG. So yung EDG, erase ko lang ulit yan. Sensya na, cellphone lang kasi yung gamit eh. So yung EDG, ito siya. Ito yung E, ito yung D, ito yung G. So itong buong yan, tama? Ay, bakit iba yung nasulat mo nito? D ito. D, EDG. So ito yan yung buong angle na ito. Tama? Eh kaso, meron na tayong given dito, 58. At meron tayong given dito, 53. So, ano gagawin mo para makuha mo itong EDG? Ipag? Ang gagawin mo? Ipag? Add po, teacher. Add. So, we have 53 and 58. So, 8 plus 3 is 11. Carry 1. 1 plus 5 is 6. Plus 5 is 11. So, we have 111 degrees. Yung ating measurement ng EDG nito. Okay, clear na ba? Teacher, kapag po, dahil po nasigit na po si D, teacher, tapos may mga given yes na po siya, pag-add lang po namin para makuha po yes yung buo. Oo. Kasi, okay, itong side, kasi itong side na ito is, ito lang yung 53. Tapos ito, yan lang yung 58. So, para makuha mo itong buo, pag-add mo lang sila. Okay? Yes po, teacher. Sino pa naguguluhan? Meron pa? Wala na sumasagot. So, next, we have trapezoid. A trapezoid is a quadrilateral with exactly one pair of parallel sides. So, we have the, yung sa parts ng ating trapezoid, we have the bases, we have the legs, and the base angle. So, we have here, figure of trapezoid. So, we name it PQRS. So, dito, since meron siyang bases, legs, and base angles, when we say yung bases, ito yun. We have PQ,
or yung side PQ and the side yon SR. Yan ang tinatawag nating bases. And then yung legs at yon yung sa side. We have PS and QR. So again, yan yung ating legs, PS and QR. And then pag sinabi nating base angles, lahat ng angles. We have itong angle P, angle Q, angle R, angle S. So yun yung sa parts ng trapezoid. And meron tayong tinatawag na or yung mga properties. So we have if a quadrilateral is an isosceles trapezoid, then each pair of base angles are congruent. So yung dalawang base angle, itong base natin, ito, kapag daw yan ay or kapag yung angle na yan ay congruent, so ibig sabihin we have the isosceles trapezoid. Okay, next is if a trapezoid has one pair of congruent base angles, then the trapezoid is isosceles. Bakit? Ngulit lang. Itong sa taas, dapat it should be legs. If the legs of a trapezoid are congruent, the trapezoid is called an isosceles trapezoid. Pero dito sa property number 2, if a trapezoid has one pair of congruent base angles, alin ba ang base angles natin? Ito yung mga yan. Kapag angles, sin yung mga yan. Kapag the one pair dyan ay congruent, then the trapezoid is also an isosceles. Next one, the property number 3 is a trapezoid is isosceles if and only if its diagonals are congruent. Alin yung diagonals? Again, ito yun. Okay? Kapag daw ang ating diagonals are congruent, therefore, it is an isosceles trapezoid. Okay? So, we have here yung example ng ating isosceles trapezoid. So, we have STUV. So, meron siyang congruent diagonals. Tama? And we have STUV. And kung saan nag-meet yung ating diagonals, we have W. So, dito, if the measurement of W is equal to 119, yan, and then determine the measurement of T. Ito. So, since ang diagonals natin are congruent, so, di ba kapag consecutive angles, di ba meron tayong based sa mga properties na nabanggit natin. Kapag consecutive angles, we have a total of 180. Natatandaan nyo pa yung mga properties? So, ngayon, since meron tayong measurement ng ating W, which is equal to 119, ilan kaya ito? Kung total ay 180. So, i-minus lang natin. 180 minus 119. So, pag minus mo, the answer is 61. Diba? 180 minus 119. So, 0 minus 9 cannot be. So, we have 10 minus 9 is 1. 7 minus 1 is 6. 1 minus 1 is 0. So, we have 61 degrees as our the measurement of angle T. Nagets? Nagets ba? Opo, teacher. Next. Since ang hinahanap natin sa pangalawa is we have the measurement ng VW. Ito yun. VW. Ayan, yung side na yan. Yung sa diagonal. We have 12.3 centimeter. And yung WT, ito yan, we have 15.6 centimeter. Dinedetermine natin yung itong buong SU. So, based sa mga given ng ating VW and WT, di ba sabi ko nga, ang diagonal na given dito sa ating isosceles trapezoid are congruent. So, ibig sabihin, pag pinagsama mo itong 12.3 at saka 15.6, ibig sabihin, ito yan, yung buong VT. Nakuha yung point? Pag pinagsama mo yung 12.3, which is VW, and 15.6 as our WT, is equal to 27.9. Therefore, kung ito at saka ito pinagsama, ito na yung buong yan. At sabi ko nga, congruent ito at saka ito. So, ibig sabihin, kung anong measurement nito, siya rin ang measurement nito. So, nakuha natin ay 27.9 centimeter. Therefore, 27.9 din ang ating SU na diagonal. Okay? At teacher, pinag-add lang po yung
both sides, yes, teacher. Kasi yung measurement nito, at saka measurement nito, pag pinag-add, yung buong yan, yun yung total. Tapos, equal din siya dito sa another diagonal. Nakuha? Opo. Okay. Let's proceed to the next. Paano naman kapag ang angles ang hinahanap? Halimbawa, we have ABCD as our trapezoid or isosceles trapezoid. Ito yung hinahanap. So, kagaya ng mga previous examples natin sa mga different quadrilaterals, ito rin yun. So, we have the value of x. So, the trapezoid ABCD ABCD is isosceles. So, kailangan yung ating angles or yung base angles, yung pair of base angles are congruent. So, we have the given here, yung sa angle C is 54 minus 3x degrees. And we have the measurement of angle. Baliktad lang yung pagnining ko. Yung angle B, B siya doon, pero dito D. Mali lang yung arrangement ng mga letters. Palitan ko pa rin, hindi kayo malito. Pero pwede naman kahit anong arrangement ng mga letters. Okay, pero sundan natin sa book para makasunod kayo. Ito siya nag-start. A, B, C, D. Ayan. So we have C, 54 minus 3x degrees. And we have B, 2x minus 4 degrees. So ngayon, since sabi ko nga, kapag ito, since equal sila, pwede natin yan isulat as 54 minus 3x equals 2x minus 4. Nuggets? Parang yung ginagawa lang natin noon. And then, we have two combined like terms. So, since ito, matitira, negative 3x, and lilipat si positive 2x, magiging negative 2x equals negative 4 ang natira dito, and then lilipat si 54, magiging negative 54. So, negative 3x plus negative 2x is negative 5x. Pagsamahin natin sila since pareho negative. And then, negative 54 minus 54. Negative 4, I mean, minus 54 is negative 58. So, since hindi pwedeng maging negative ang ating x, kung yung kasama niya, we have negative 5 para mag-positive na siya. Kasi negative 5 divided by negative 5 is positive. So, we have x equals 58 divided by 5. Pwede natin siyang i-lowest term. So, we have, pag dinivide natin, magiging 58 divided by 5 is 11 kasi 55. And then yung sobra is 3, 5. Or kapag dinivide natin yan, 58 divided by 5, kung gusto nyo yung decimal, makukuha natin is 11.6. Okay? Or ba't negative? 11.6. Clear? Teacher, combining like terms po yung sa isa, yung sa may 54 po. Sige. Ito. Oo. Kasi ito ay constant. Ito may kasamang variable. So pagsamahin nyo may kasamang variable. Pagsamahin yung mga numbers lang. Okay? Clear na? Opo, teacher. Next, we have the trapezoid mid-segment theorem. So madali lang ito. Ang gagamitin nating formula dito, yung, halimbawa ito. Yung ating trapezoid, hindi na ito isosceles. So, we have A, B, C, D, and ang ating midpoint is M, N. So, dito, ang formula na gagamitin natin, kung ano yung gitna, we have M, N equals, lagi yan, 1/2 the sum of itong sa taas na base, we have side AB, plus itong base sa baba, we have side BC. So, pag-add mo lang yung measurement nila, and then, times 1/2, equals, ito yun yung sa MN. So, for example, we have to solve the length of the mid-segment of each trapezoid. Ang given natin dito is 8, and then 12x, and then 16x. So, isolve natin sila. Yung ating MN is 12x, equals 1/2 times the sum of AB. Ang AB is 8, ang DC is 16x.
So, before tayo mag-proceed sa solving, kailangan muna nating i-distribute itong 1 half. So, i-multiply natin siya sa 8, i-multiply pa natin siya sa 16x. So, we have 12x equals 1 half times 8. Or simply, kalahati ng 8 is equal to 4. Pero kung gusto niyo siyang i-solve using fraction and whole number, i-multiply nyo lang yung numerator and then divide sa denominator. So, we have 1 times 8 is 8 divided by 2, that is 4. Okay? Plus, ito naman, 16 times or 16x times 1 is 16x divided by 2, that is 8x. And combining like terms, so malilipat, itong positive 8x magiging negative 8x equals 4. 12x minus 8x, that is 4x equals 4. So para makuha natin yung value ni x, dividing both sides by 4, So cancel out 4. So we have x equals 4 divided by 4, that is 1. So, pero hindi pa yan ang sagot. Yun pa lang yung value ni x. So para makuha natin siya, i-substitute lang natin siya dito sa ating mid-segment. So we have 12x at ang nakuha mong value ni x is 1. So therefore, the value of or the length of the mid-segment is 12. Clear? Clear ba? Teacher, paano po makuha yung mid-segment, teacher? Kung ano po nakuha niyo sa x, ipag-divide niyo po din sa given k mid-segment. Ito, ito muna yung gagamitin na formula. Hindi yan nagbabago. Yung value ng yung gitna equals 1 half times ito. Pag-add mo ito, value ng taas and value ng baba. Tapos i-times mo sa 1 half. Okay? Teacher, distribute mo muna yung 1 half. 1 half nito, 1 half nito, and then combining like terms. Okay? Teacher, kapag po na okay, so it's already time. Mag-end na yung ating... Mahina na yung audio mo. Hindi ko naririnig na. Hello? Teacher, si Ella po. Ano na? Kapag po, teacher, nakuha na po yung... Bakit parang wala na akong naririnig? Ala, sige, sabihin mo na. Ha? Value ni x, i-divide mo. Alam mo, ganyan yung audio. Iba teacher, nga, diyan, magsalita ka nga. Teacher, mayroon po talaga yung ano niya, teacher. Kapag daw po ba na-divide na po yung... Teacher? O ba't? Umina na. Ayan, yan. Nabunot yata. Teacher? Ayan, okay na. Nabunot ng konti yung sa, ano, kasaksak. Ah? Yung question daw po ni Ella is, kapag nakuha na daw po ba yung value ni x, saan daw po sa yung siya i-divide? Saan siya? I-divide, teacher. Hindi siya i-divide. Sa-substitute siya na. Ito. Sinubstitute natin siya sa value na ito, yung sa ating mid-segment. Kasi mid-segment ang, hello, eraser na gamit ko. Di ba ang mid-segment natin ito, MN? So, ang nakuha natin, ang value niya na 12x. So, ang nakuha natin value ni x ay 1. Minultiply lang natin siya sa 1. So, we have 12. I-substitute lang siya. Kasi ang x, ang nakuha na, ang x pa lang nakuha natin. Okay? Okay na? Apo, okay teacher. Na? Yan. So, kung wala nang, may mga question pa kayo? Wala na question po. Pa? Yan, so, pa-end na lang yung recording, ano? Christina? Opo. Yan.